Thank you, Prof. We're running out of time. Meron pa isang question, pero I'll probably direct this to Dr. Litt. But of course, all will be available. So, ina-adjust po yung policy on cave lighting. We would appreciate if you could further advise us on how best to strategize and put more safeguards that would balance ecotourism and conserving these caves and their resources within. Dr. Litt, maybe you'd like to respond to that. Kaya siguro na napatapat sa akin kasi ako'y nag-respond doon sa sinabi ni Dr. Bonnie, ni Hero, ni Dr. Labatos. Kasi siguro konting paliwanag muna kung bakit magkakapareho siguro kaming tatlo na ayaw naming lalagyan ng ilaw yung loob ng kuweba. Kasi nga, kung merong batas ng kalikasan, ang batas ng kuweba ay madilim. Kaya nga kuweba, di ba? At siguro, bakit anong mangyayari kung lalagyan natin liwanag? Nakita na yan sa ibang bansa. Na nung nilagyan nila ng liwanag, ay dumami ang blue-green algae growth, lalo na yung filamentous algae. Ang mga filamentous algae ay daladala lang ng tubig. At oras na nagkaroon ng liwanag doon, ay meron silang source ng energy at pwede silang lumago at mag-photosynthesize. Problema nun ay kapag dumami sila doon, hindi na puti yung puting kuweba sa loob. Magiging green na. Pag dumami din sila, kapag sila ay nabulok, magsisecrete sila ng acids na pwedeng mag-damage noong calcium carbonate na siyang nandoon primarily sa loob. At hindi maganda yon. So, ibig kong sabihin lang, ang naging trend kasi sa atin sa ecotourism ay ibigay yung convenience ng tourist. Nilalagyan natin ng simento para may tatapakan. I-mention ko na rin lalay. Nilalagyan natin ng puting buhangin ang hindi dapat lagyan ng puting buhangin. Yun po. Ibig sabihin lang, dapat i-consider natin na ang ecotourism, kaya ang ecotourism ay maging makakalikasan. Maramdaman ng turista kung ano talaga yung how is it to commune with nature. Kasi when you commune with nature, when you experience nature, that's the only time that you will value what is natural. We will miss some, kumbaga, namimiss natin yung huni ng ibon kasi narinig natin yung huni ng ibon. Namimiss natin ng mga malamig na gubat kasi nakakita tayo ng gubat. Pero kung nakita natin ay ang liwanag ng kuweba, abay hindi natin mamimiss. Ano ba ang adventure na kasama ng madilim na kuweba? So, therefore, let's think. What do we really want to offer our tourists? Is it convenience or is it the natural experience of caving. Si Mark,